Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat paririto ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good afternoon! Mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. Wow! Ngayon po ay unang Biyernes ng Hulyo. Ako po ay na-miss ko ang 3 o'clock na misa natin, ano? Matagal-tagal ako hindi nakapag 3 o'clock na misa. Baka nakakalimutan ho ninyo, ang 3 o'clock na misa ng Biyernes ay ang misa ng dakilang awa. Divine Mercy Mass. Ipinagdiriwang natin, of course, araw-araw, minuminuto, oras-oras, inaalala natin ang awa ng Diyos. Pero lalo na ngayon, tuwing Biyernes alas 3, at tayo ay nagpapasalamat dahil kagaya ng aming sinabi dati, lahat ng koleksyon ng alas 3 ng Biyernes na Misa ay para sa mga disaster fund at social service fund natin. Sa oras na ito, hindi lang natin inaalala ang awa ng Poong Nazareno, kundi ibinabahagi natin, pinagdiriwang natin ang awa ng Diyos. Mga kapatid, unang Biyernes ng buwan. Sa kabila ng maraming nangyari, sa kabila ng marami mong ginawang pagkakamali, pagkakasala, eto ka na naman, nagsisimula ng isang bagong buwan sa awa ng Diyos. Kamusta ang buhay mo? Kalahati na po ng taong 2023, kamusta ang buhay mo? Lahat ng mga magsasabi na, "Father, masasabi ko ngayon, kahit mahirap, kahit maraming problema," lahat ng makapagsasabi na siya ay masaya at kontento sa buhay niya, pumalakpak ng malakas. Pero, kaninang alas 5 ng umaga, tinanong ko rin yung mga nagsisimba. Ganyan-ganyan din. Maraming pumalakpak, pero kagaya rin ngayon, may nakikita akong parang nagdadalawang isip, pumalakpak. Talaga ba? Kontento ka na?
Masaya ka na ba sa buhay na meron ka ngayon? Nung ako po'y nag-aaral pa sa seminaryo, sa pagpapari, meron akong isang sponsor, nagpaaral sa akin. Ako po ay produkto ng pagpapaaral. Hindi namin kaya ng pamilya. Kaya yung tinutulong po ninyo, binibigay ninyong donasyon, marami pong mga estudyante ang tinutulungan ng Quiapo. Hindi lang taga dito sa Maynila, pati sa mga probinsya. Salamat sa mga tinutulong ninyo. Kung alam nyo lang, kahit magkano yung nilalagay ninyo, binibigay ninyo, marami na kayo napatapos at napapaaral na estudyante. Nung nag-aaral ako sa pagpapari, may nagpaaral sa akin, isang matanda. Alam nyo, sa kanyang katandaan, gusto pa niya rin niya magpaaral ng mga nagpapari. Nung ako'y pinag-aaral niya, siya ay nasa 90 plus na. Kaya pag dinadalaw ko sa buwan-buwan, ang pinagtataka ko, pagpasok ko ng kwarto niya, sasama ko ng caregiver niya, iiwan niya kaming mag-uusap. Pero pag nakita niya ako, umiiyak kagad. Sabi ko, Lola, bakit umiiyak ka? Nandito na po ako. Sabi niya, Hans, bakit buhay pa ako? Sabi ko, Lola, huwag ka mag-alala. Huwag ka nang umiyak. Hindi ka nakalimutan ni Lord. Kukunin ka rin niya. Pero sabi ko, Lord, huwag mo muna kukunin ngayon. Ako ang kasama, ha? Baka pagtalikod ko, kunin mo. Ako mapagbintangan pa. Ako huling kasama bago mo kinuha. Alam niyo, siguro marami tayong mga kakilala sa pamilya, sa lugar natin. Yung mga matatanda na kuminsan ganyan ang linya nila. Mukhang nakalimutan ako ng Diyos. Kung may mga taong humihingi pa ng extension ng buhay nila, meron na rin matatanda talaga na nagtatanong, kailangan pa ba talaga ako dito? O nakalimutan mo na ako? Mga kapatid, sa unang pagbasa natin, narinig natin ang mahabang buhay ng mag-asawang ito, Sarah, Abraham. Narinig po ninyo, ilang taon namatay si Sarah? 127. O meron ba sa inyo dito gustong magganon din? Baka gumagapang na kayo. 127. Pero wag natin kalilimutan, mga kapatid, kahit matanda na silang tinawag ng Diyos upang maglingkod, naalala ninyo, si Abraham matanda na, si Sarah matanda na, tinawag sila ng Diyos. At sumunod sila sa Diyos. Kaya ang pagsunod sa Diyos, wala sa edad. Kayo ang bata, kayo na lang mag-serve. Total kayo, matanda na kayo, kayo na lang ang mag-serve. Hindi. Lahat tayo tinatawag maglingkod. May pananagutan. At tandaan natin, kahit matanda na silang tinawag ng Diyos, binigyan pa rin sila ng Diyos ng mahabang buhay. Kaya mga kapatid, hindi tayo ang magsasabi at magdidikta ng haba o ikli ng buhay natin at ng ibang tao. Walang sino man sa atin ang may karapatan na sumira at tumapos sa buhay ng isa't isa. Ulitin ko, hindi lang tumapos. Wala kang karapatang manira ng buhay ng iba. Dahil hindi sa'yo yan. Alam nyo, kahapon sa ating iThursday feeding program ng Quiapo, tuwing Webes ng umaga, yung mga kapatid nating nakatira sa kalsada, lansangan, simula tayo 65, kahapon, pang 16th na Thursday, 297 sila. At kahapon, bago sila pakainin, ang topic namin sa aming katisisim, huwag kang magnanakaw. Huwag kang magnanakaw. Tinanong ko sila, ano bang ninanakaw natin? Aba,
hindi gamit ang sinigaw nila. Nakakagulat lahat sila ang sagot nila, buhay. Alam nila yon. Kaya katulad ng paalala at pakiusap ko sa kanila, tayo rin. Tigil-tigilan na natin ang anumang nakasanayan, nakakatuwaan na nating gawain na nagtutulak sa ating gumawa ng masama at maging masama. Kapag inaabuso mo, kapag pinababayaan mo, kapag sinasaktan mo ang sarili mo, para mo na rin ninakawan ang Diyos. Ang Diyos na may-ari ng buhay ng tao. Kaya nga ano ang sabi ng kanta? Totoo yun. Hiram ang buhay ng tao. Isang araw, hindi natin alam kung kailan, kung paano, pero isang araw, babawiin ng may-ari ang pinahiram na buhay sa iyo. Hahatulan tayo kung para saan at para kanino talaga tayo. Kaya nga lagi ko sinasabi, nandito ka sa mundo, pero hindi ka para sa mundo. Isang araw, whether you like it or not, mahaba man o maikling buhay, matatapos yan. Kaya walang dahilan na mag-away-away tayo, mag-agawan tayo, magpatayan tayo sa mga bagay na iiwan mo rin dito. Kaya ang ganda ng paalala ng ating ebanghelyo ngayon ni San Mateo. Binibigay sa atin ng Poong Nazareno si San Mateo na gawin nating halimbawa kung paano tinalikuran, tinigilan, iniwan ni Mateo ang dati niyang buhay na masama. Nang tinawag siya ni Kristo, sumunod ka sa akin. Iniwan lahat ni Mateo. Lalong-lalo na ang kasalanan at kasamaan. Mga kapatid, kayong mga nandito sa loob, nandyan sa labas, nasa online, lahat tayong nagsisimba ngayon, kagaya tayo ni Mateo, tinatawag ng Poong Nazareno. Huwag kang matakot at madamot na iwan ang anumang relasyong mali, trabahong masama, ugaling mali at masama. Huwag kang matakot at madamot. Walang masasayang pag ang Panginoon ang mas pinakinggan. Palakpakan natin ang bawat isang nagsisimba ngayon. Kaya nga, ito ang dasal natin araw-araw na sana magawa nating piliin, unahin lagi ang Diyos sa harap ng iba't ibang tukso ng kasamaan. Maraming tukso sa paligid. Sa kabila ng maraming problema at pangangailangan, makinig po kayo. Please, wag na wag mong ipagpapalit at tatanggalin ang Diyos sa buhay mo. Hindi man laging pabor at ayon sa atin ng mundo, huwag nating kalilimutan, isang araw, matatapos at matatapos ang buhay na ito. Pare-pareho tayong haharap, hahatulan ng Diyos, hindi kung sino ang nabuhay ng mahaba, kundi kung sino ang nagsikap mabuhay ng tama. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong nagsisimula ang bagong buwan, magandang maalala mo. Walang nakakaalam, walang makapagsasabi kung hanggang kailan ka mabubuhay. Kaya ang paggawa ng mabuti at tama, hindi pinagpapaliban. Ang pagtigil sa mali at masama, hindi pinagdududahan. Hindi mo rin masasabi kung hanggang kailan mabubuhay ang mahahalagang tao sa buhay mo. Kaya ang pagtulong, ang paglilingkod, hindi pwedeng sakana. You live your life one at a time.
ang buhay, hindi pahabaan, hindi patagalan. Ang buhay, pabutihan, patapatan.